Pag-aari pala ni Ferdinand Marcos mga kaistorya ang tuneto ni Ladang Ginto sa 170 bank sa buong mundo. Sa interes pa lamang ng mga ito ay sapat na upang ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung mawi-withdraw ito ng mga Marcos ay tiyak na magiging superpower country ang Pilipinas. Ngunit humahad lang ang Amerika na ito ay makuha ng mga Marcos mula sa 170 bank sa buong mundo. Ang mga gintong ito rin ang dahilan kaya ayaw ng Amerika na may isang Marcos na maging presidente ng Pilipinas. Naihanda na sana ni Ferdinand Marcos ang tuneto ni Ladang mga gintong ito mga kaistorya para sa maunlad na kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad ay pinatalsik nga siya sa pwesto ng mga oligarko noong 1986. Gaano nga ba karami ang mga ginto ni Ferdinand Marcos at saan ito nanggaling? Bakit humahad lang ang Amerika na ito ay makuha ng mga Marcos mula sa 170 banks sa buong mundo? Ano ang dahilan ng Amerika? Magugulat kayo mga kaistorya na ang mga gintong pag-aari pala ni Ferdinand Marcos ay hindi lamang ang 7,000 tons na isiniwalat ni Imelda Marcos mismo. Base sa mga dokumento na nasaliksik ng inyong lingkod, si Ferdinand Marcos pala ay nagmamay-ari ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto na nakalagak sa mahigit 170 banks sa 49 na mga bansa. Kabilang sa mga ito ang tinatawag na White Eagle account na nakapangalan kay Ferdinand Marcos mismo, at kabilang din dito ang tinatawag na White Vatican account na nakapangalan sa isang Dr. Jose Rizal, kung saan ang White Vatican account na ito ay ipinamana rin kay Ferdinand Marcos sa bandang huli. Base sa mga artikulo na nabasa ng inyong lingkod mga kaistorya, si Jose Rizal pala ay nakaligtas sa kanyang execution noong December 30, 1896 sa Luneta. Samantala, habang malayang namumuhay si Rizal sa ibang bansa, ang maharlikang angkan naman ng mga raha o kadatuan na naghari sa sinaunang Pilipinas na tinatawag na Maharlika Empire ay nagpautang ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican, at ang napili nilang mga siwa sa transaksyon ay ang matalinong tao na si Jose Rizal. Yamang si Jose Rizal ay nakaiintindi at nakapagsasalita ng ibang wika. Sa katunayan, si Jose Rizal ay kayang magsalita sa 10 lingwahe na umiiral sa mundo. Dahil sa mga katangiang ito ni Jose Rizal ay kinuha ng maharlikang angkan ang kanyang serbisyo para mga siwa sa pagpapautang at sa pagdadala ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican. Nabalitaan din umano ni Jose Rizal ang tungkol sa isang matalinong abogado na noon ay ang binata pang si Ferdinand Marcos na nag-top-notcher sa bar exam, kung kaya't kinuha niya rin ang serbisyo ni Ferdinand Marcos upang kanyang makatuwang. Noong panahon na upang ang mahigit 600,000 metric tons ng mga gintong ating binabanggit ay ibabalik na sa Pilipinas, ay parehong binayaran ang serbisyo ni Jose Rizal at ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang komisyon. Ang komisyon na ibinayad kay Jose Rizal at kay Ferdinand Marcos ay parehong tig 192,000 metric tons ng mga gold bars. Ang komisyon na natanggap ni Ferdinand Marcos ay inilagak niya sa isang bank account, at ito na ngayon ang tinatawag na White Eagle account. Samantala, ang bahagi naman na natanggap ni Jose Rizal bilang kanyang komisyon ay inilagak din niya sa isang bank account sa Vatican Bank, at ito na ngayon ang tinatawag na White Vatican account na kalaunan ay ipinamana kay Ferdinand Marcos noong namayapa si Jose Rizal noong dekada 70. Base sa pagsasaliksik ng inyong lingkod, habang nabubuhay pa si Jose Rizal noon sa ibang bansa upang maitago ang kanyang totoong pagkatao ay gumamit siya ng ibang pangalan. Ang kanyang alias na ginamit ay Jose Severino Santa Romana y Garcia, o kung minsan ay tinatawag na Padre Jose Antonio Diaz. Pinatunayan din yan ni Karen Hodes, ang abogado ng International Mutual Fund, na nagsiwalat tungkol sa mga tuneto ni Ladang Gintong kayamanan ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal na nakalagak sa IMF. Kung titingnan natin ang larawan ni Jose Rizal at ni Padre Jose Antonio Diaz na ipinakita ni Karen Hodes, ay magkamukhang magkamukha ang dalawang nasa larawan. Kung papansinin ninyo ang kanilang mga kilay, ang kanilang mga ilong at mga mata, at pati na ang pagkakaroon
ayos ng kanilang buhok at pati na ang kanilang mga labi ay magkamukhang magkamukha nga. Sa kabilang banda mga kaistorya, ang binabanggit natin kanina na Maharlikang Angkan na naghari sa sinaunang Pilipinas noon ay totoo pala sapagkat mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos ay lumagda sa isang kasulatan na kumikilala sa sinaunang kaharian na ito na tinatawag na mga raha o sultanato. Ang kasulatan na ating binabanggit mga kaistorya ay ang Memorandum Order No. 427 Series of 1974 na nilagdaan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang noong May 20, 1974. Sa memorandum na ito mga kaistorya ay legal na kinikilala ng ating gobyerno ang Maharlikang Angkan ng mga sultanato bilang legal at lehitimong may-ari ng sinaunang teritoryo ng Pilipinas. Sa paglipas ng mahigit 70 taon mula nang matapos ang World War II ay lumago ng lumago ang mga ginto ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal dahil sa interes ng mga ito. Dahil sa pagkamatay ni Jose Rizal ay nagkaroon si Ferdinand Marcos ng dalawang bank account sa Vatican Bank sapagkat ang bank account ni Jose Rizal ay ipinamana niya kay Ferdinand Marcos. Kung ganun, magkano sa kalahatan ang nilalaman ng dalawang bank account na pag-aari ni Ferdinand Marcos sa Vatican? Ang dalawang bank account na ito ay nakapailalim sa dalawang code name o account name na. Ang una, White Spiritual Boy, at ang pangalawa ay ang Spiritual Wonder Boy. Ganun din ang White Mongolian account at ang Kiram account na pag-aari ng sinaunang sultanato ay ipinamana din kay Ferdinand Marcos para sa maunlad na kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ang mga bank accounts na ito ay nakalagak sa ilalim ng isang tinatawag na Infinite Bank System o IBS. Ngunit magkano nga ba ang nilalaman ng mga bank accounts na ito ni Ferdinand Marcos? Base sa mga dokumento na ating nasaliksik, ang White Vatican account umano ay naglalaman ng halagang $700 followed with 39 zeros. Iyan umano ang ipinapakita ng Treasury Certificate na nagmula sa Central Bank of Vatican City. Ang isa pang bank account umano ni Ferdinand Marcos na may account name na TVM-LSM-666 ay naglalaman umano ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto. Ayon naman sa last will and testament ni Ferdinand Marcos, ang account number na FM01-777 ay naglalaman ng halagang $120 followed by 72 zeros. Habang ang account name naman na Spiritual Wonder Boy na may account number na AM221-33334 ay naglalaman ng halagang $800 followed by 210 zeros. Sa paglipas ng mga panahon ay patuloy pang lumago ang mga kayamanang ginto ni na Ferdinand Marcos at Jose Rizal dahil bukod sa mga interes na kinita ng mga ito ay kanila itong ipinangalakal. Bumibili sila noon at nagbebenta ng mga ginto upang patuloy na dumami at mas lalong lumago ang kanilang mga kayamanang ginto. Yan din mismo ang sinabi ni Imelda Marcos noon sa isang panayam sa kanya ni Winnie Monsod ng GMA7 kung saan ay ipinaliwanag niya kung papaano pinalago ni Ferdinand Marcos ang mga kayamanang ginto nito. You know, paano lumago ang inyong kayamanan? Ah, kasi yes, ang galing ng kanyang investment eh. Ah. Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi ko ganyan, aba, grabe ito. At saka, ano puro ginto? Yung basement niya sa... Sa Buwan? Oo, noon. Nakita niyo, puro ginto. Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, oh. Nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold? With he his earnings? And he traded, and he, with his earning, and then he traded in gold. And bakit hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos, bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong? Na, ganun pa wala naman maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon, at saka under American rule, 45 noon. Tapos, okay. Pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold.
When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, and that he had 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Ayon mismo kay Imelda Marcos ay hilig ni Ferdinand Marcos ang magnegosyo ng mga ginto noon. Nagsimula siya sa pagiging isang abogado ng mga minahang ginto at ang hinihingi niyang kabayaran para sa kanyang serbisyo ay ginto. Bukod pa rito, noong panahon ng American rule dito sa Pilipinas, ay nagsimula ng mga lakal o magnegosyo ng ginto si Ferdinand Marcos mga dekada 50. Tandaan na ng mga panahong iyon ay binata pa si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay nagpakasal kay Imelda Marcos taong 1954. Tandaan din na ng mga panahong iyon ay hindi pa presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay pumasok sa politika taong 1949 nang siya ay maging isang kongresista. Kaya isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng marami na ang mga kayamanan daw ng mga Marcos ay ninakaw sa gobyerno. Anong nanakawin sa ating gobyerno nang maging presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos samantalang nang pumasok sila sa Malacanang ay bangkarote ang ating pamahalaan? Walang anumang kayamanang matatagpuan sa ating gobyerno noon sapagkat ang naiwan sa atin ay mga guho at wasak na iniwan ng World War II. Alam natin na ang ating bansa ay sinakop ng mga Hapon at alinman sa mga bansang kanilang sinakop ay sinasamsam nila ang anumang mga ginto at silver na kanilang matagpuan. Noong pumasok ang pwersang militar ng mga Hapon sa Maynila ay binomba nila ang buong Kamaynilaan. Kaya't anong kayamanan ang nanakawin ng mga Marcos sa ating pamahalaan, gayong guho at wasak at bangkarote ang inabutan ni Ferdinand Marcos sa Malacanang? Ugali ng mga Ilocano ang mag-impok, magpalago ng kayamanan at magnegosyo bilang paghahanda sa kinabukasan. Lubhang malalaking kayamanan ang ating mga nabanggit. Ngunit nasaan na nga ba ang mga ito? Saan na napunta ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal? Gaya ng sinabi ni Imelda Marcos kay Winnie Monsud ng GMA7, ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay nakalagak sa mahigit 170 banks sa buong mundo. Kasi hindi pa nila nalaman na nakaposisyon na ni Marcos ang gold. Between 1983 and 1986, Mr. Marcos had all the opportunity to bring back that gold. And he did not. He did not because he positioned it. He positioned it in 170 banks. Yung mga superpower ay hinahawakan ng lahat. Kasi mag-isip yun, hindi yun today, tomorrow, or 2000. Infinity yun mag-isip eh. Magaling si Marcos. I'm sorry to say. Bakit inilagak ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal ang kanilang mga ginto sa 170 banks sa buong mundo? Ang sagot, iyan ay dahil sa Bretton Woods system. Ano ba ang Bretton Woods system na ito? Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpulong ang 44 na mga bansa na pinangunahan ng Amerika sa Bretton Woods, New Hampshire. Ang lahat ng napag-usapan at napagkasunduan sa pagpupulong na ito ng 44 na mga bansa na ating binanggit ay tinawag na Bretton Woods System. Doon ay napagkasunduan nila na ang US dollar ng Amerika ang magiging international legal tender o sa madaling salita ay ang dolyar ng Amerika ang magiging pangunahing salaping batayan sa pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan din ng Bretton Woods System ay naitatag ang World Bank at ang International Monetary Fund. Ang pangunahing gampanin ng World Bank ay upang tulungan ang mga bansa na maisaayos ang kanilang sarili mula sa mga pinsalan na kanilang natamo dahil sa World War II at upang maibangon ang kanilang ekonomiya. Habang ang trabaho naman ng International Monetary Fund o IMF ay upang bantayan ang inflation ng mga currency sa buong mundo at upang bantayan ang palitan ng mga salapi sa kalakalan sa buong mundo. Upang ang isang bansa ay makalahok sa pandaigdigang kalakalan, kinakailangan siya ay gumamit ng dolyar ng Amerika at upang ito ay kanyang magawa, kinakailangan na siya ay magtatag ng sarili niyang central bank na paglalaga kanya ng gold reserve na magsisilbing backup para sa salapi ng kanyang bansa. Pangalawa, kinakailangang bayaran ng isang bansa ang dolyar ng Amerika sa pamamagitan ng ginto. Ang itinakda sa Bretton Woods na halaga ng dolyar noon ng Amerika ay $35 per ounce. Ang ipinambayad na ginto ng isang bansa para
sa dolyar ng Amerika ay ilalagak sa World Bank. Sa mga panahong iyon, hindi lahat ng mga kasaping bansa ay may mga ginto at kung meron man ay hindi sapat. Iyon ay nagsilbing magandang pagkakataon para kay Ferdinand Marcos at para kay Jose Rizal upang mas lalong mapalago ang kanilang mga kayamanang ginto. Upang makapagtatag sila ng Central Bank at upang makabili sila ng dolyar ng Amerika ay pinahiram sila ng mga ginto ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal sa kasundo ang magbabayad sila ng interes kada taon. Ang napagkasunduan na interes ay 4% kada taon. Umabot sa 172 banks ang napaglagakan ng mga ginto ni Ferdinand Marcos. Iyan ang dahilan mga kaistorya kaya nasabi ni Karen Hodes noon na dahil kay Ferdinand Marcos at dahil kay Jose Rizal kaya naitatag ang World Bank at ang International Monetary Fund. Ngunit noong dekada 60 ay nagkaroon ng overinflation sa dolyar ng Amerika, naging napakamahal ng halaga ng US dollar. Nangyari iyan dahil dumating sa punto na ang Amerika ay hindi na kinayang bakapan ng kanilang mga ginto ang dolyar ng kanilang bansa na umiiral sa buong mundo. Kaya noong dekada 70 ay nangyari ang tinatawag na Nixon Shock. Ang Nixon Shock ay isang bagong uri ng economic policy na ipinatupad ng presidente noon ng Amerika na si Richard Nixon. Sa ilalim ng Nixon Shock ay hindi tuwirang binuwag ang Bretton Woods system, ngunit tinanggal ang fixed exchange rate o sa ibang salita ay tinanggal na ang backup na gold reserve ng lahat ng currencies ng mga bansa sa buong mundo. Ang Nixon Shock ay isang tusong taktika ng Amerika upang isalba ang ekonomiya ng kanilang bansa sapagkat ang katotohanan ay hindi kaya ng Amerika na bakapan ng ginto ang kanilang dolyar. Wala silang sapat na mga ginto na maaaring maging backup ng kanilang pera. Mula noon ay ipinatupad ang fiat money system. Ang fiat money ay isang simpleng pera lamang na walang backup na ginto. Sa makatwid, ang fiat money ay isang pera na walang halaga. Kaya lamang ito tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan ay sapagkat ginagarantiyahan ng isang bansa na ito ay kanilang legal tender o kanilang salapi. Sa pamamagitan ng Nixon Shock at ng fiat money system ay naisalba ng Amerika ang ekonomiya ng kanilang bansa at ang totoo mula noon ay lumubo ang ekonomiya ng kanilang bansa. Ngunit sa likod nito, ang katotohanan, ang pera ng Amerika ay wala nang halaga. Kaya lamang tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan ang dollar fiat money ng Amerika ay sapagkat sila ang kinikilalang leader sa buong mundo, hindi kagaya ng Pilipinas na kahit pa ang lahat ng pera sa buong mundo ay kayang-kayang bakapan ng mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Pinasisinungalingan ng mga oligarko at ng mga anti-Marcos ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Ano ang dahilan? Iyan ay sapagkat pinag-iinteresan nila ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Kung magagawa nilang pasinungalingan ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay magagawa nila ang lihim nilang plano na kamkamin ang mga kayamanang ginto ni Marcos. Iyan din ang dahilan mga kaistorya kaya't ginawa nila ang lahat ng paraan upang maitanong nim sa isipan ng mga Pilipino na ang mga kayamanan ng mga Marcos ay nakaw daw. Ang hindi nila alam, ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay inilaan niya para sa magandang kapalaran ng mga Pilipino at ng lahat ng sangkatauhan sa buong mundo. Basahin natin. Letter A, Humanitarian Economic Development Program. Sa ilalim nito ay nakasaad ang mga sumusunod. Number 1, Livelihood Development Program. Number 2, Scholarship Development Program. Number 3, Healthcare Development Program. Number 4, Annuity Development Program. And letter B, National Economic Development Program. Sa ilalim naman nito ay nakasaad ang mga sumusunod. Number 1, Infrastructure Development Program. Number 2, Agricultural Development Program. Number 3, Mining Development Program. And number 4, Industrial Development Program.
Ang mga binasa natin na ito ay nakasaad lahat sa Last Will and Testament ni Ferdinand Marcos at ang lahat ng mga ito rin ay ang pangunahing vision and mission ng Marcos Humanitarian Foundation. Iyan ay pinatotohanan mismo ng dating Vice President na dating kalyado ni Cory Aquino na si Doy Laurel. Ayon kay Doy Laurel, noong binisita niya umano si Ferdinand Marcos sa Hawaii bago ito na mayapa ay nabanggit umano sa kanya ni Marcos na ang 90% ng kanyang mga kayamanan ay inilagak niya sa ilalim ng Marcos Humanitarian Foundation para sa ikauunlad ng pamumuhay ng sambayanang Pilipino at 10% lamang umano ng kanyang kayamanan ang mapupunta sa kanyang pamilya. Samantala, sa magkahiwalay na panayam kay Imelda Marcos na isinagawa ni Mel Chanco ng GMA 7 at ng isang Amerikanong mamamahayag ay ipinakita at ipinabasa ni Imelda Marcos sa kanila ang dalawang dokumento na naglalaman ng malaking kayamanan. Ang una ay $240 billion at ang isa pa ay $987 billion. Doon ay sinabi din ni Imelda Marcos na ang mga kayamanang ito ay nakalaan hindi lang para sa sambayanang Pilipino kundi para sa buong mundo. Ito umano ang dahilan kaya nais niya pang patuloy na mabuhay. Iyon ay upang maipagpatuloy at maisakatuparan ang iniwang adhikain ni Ferdinand Marcos. You're entering the documents of the trial of the century. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? $240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world? The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Well, not only the Philippines, but the world. This is an envelope with Belgium on the front of it. So this is some sort of treasury certificate. Look. But it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels. And it's for $987 billion. Ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit humahad lang ang Amerika na ang mga gintong ito ay ma-withdraw ng mga Marcos? Bakit ayaw nila na may isang Marcos na maging presidente ng Pilipinas? Ang gusto ng Amerika ay sila ang nangunguna sa pandaigdigang kalakalan. Ang gusto nila ay sila ang pinakanasa itaas ng lahat ng bansa sa buong mundo. Gusto nila na sila ang kilalaning pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Noong dekada 70 ay nag-announce si Ferdinand Marcos na gagawa siya umano ng isang Asian dollar na pangungunahan ng Pilipinas. Ang Asian dollar na ito umano ay magiging mas mataas ang halaga kaysa sa dolyar ng Amerika sapagkat ito ay babakapan ng tuneto niladang ginto ni Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan umano ng Asian dollar na ito at ng mga tuneto niladang ginto ni Ferdinand Marcos ay kanyang gagawin na maunlad ang kalakalan at ekonomiya sa rehiyon ng Southeast Asia. Naalarma ang Amerika dahil dito sapagkat kapag natupad ang plano ni Ferdinand Marcos ay maaaring maging superpower country ang Pilipinas at mawawalan sila ng mga kaalyadong bansa sapagkat ang mga bansang kakampi nila ay maaaring mawala ng tiwala sa kanila. Titiwalag ang mga ito sa kanila at ang suporta ay ibibigaya sa Pilipinas. Kapag nangyari iyon ay babagsak ang ekonomiya ng kanilang bansa. Nakita nila na si Ferdinand Marcos ay banta sa ekonomiya ng kanilang bansa kung kaya't gumawa sila ng paraan upang pabagsakin si Marcos. Ginamit nilang kasangkapan ang mga oligarko. Ngayon, mas lalo silang hindi papayag na may isang Marcos na maupo sa Malacanang sapagkat nakatatak sa kasaysayan ang ginawa nilang pagtraidor sa mga Marcos at alam nila na kapag nakuha ng mga Marcos ang kanilang mga kayamanang ginto mula sa 172 banks sa buong mundo ay magiging superpower country ang Pilipinas
Pilipinas at magiging isang malaking banta ang Pilipinas sa ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa, lalo na ngayon na ang China at Russia ay nakatitig sa Amerika. Kahit na anong mangyari ay ipatutupad at ipatutupad ng Amerika ang tinatawag na New World Order. Ito ay isang uri ng pandaigdigang sistema ng gobyerno. Ito ay tinaguri ang World Authoritarian Government kung saan ang bansang Amerika ang nakaposisyon sa World Authoritarian Government na ito.